Veggie, good afternoon po sa ating lahat. Ang paggugulay po ay isang pagninegosyo din. So, meron po tayong kapital, meron tayong mga kikitain. So, hopefully, mataas po yung ating ani para po mataas po yung ating kita. So, ito po sa aking harapan, ang isang moneymaker na naman, na talaga namang makikita ninyo, bakit moneymaker? Aba, hinawi mo yung dahon, nandun ang sikreto sa loob, sobrang dami ng bunga. And, para explain po sa atin paano nangyayari ito at anong klaseng tanim ito, ay inibita ulit natin muli ang ating kaibigan na si Mr. Kevin. Yes po. So, magandang hapon po. Magandang hapon, partner Kevin. Yes po. So, salamat naman. Pinaunlakan mo ang aming paanyaya sa iyo. Lagi, sir. Magandang okay. Po tayo dyan. Thank you very much. So, pwede mo bang ma-explain sa amin ano ba itong tanim dito sa harapan natin? Ano ba ito? So, ito pong nakikita nyo sa video ito, ito po yung tinatawag nating sweet pepper na emperor. Sweet pepper? Yes po, sir. Sweet pepper. So matamis yan? Yes. May tamis din po. So, kaya nga po sweet. Ano? Oh, okay. So, ito po yung plastic type na plastic type. Pag medyo bata-bata pa po siya, siya is medyo dark green, and then pag totally mature na po siya, siya po ay nagpupula na. Green tapos nagiging pula na po. Siya. Ayan, nagiging ganito. Okay. Gaano kabibigat yung mga bunga nito? Malalaking bunga nito ah. Yes po. So ang isang bunga po ay bumibigat po ng halos 40 to 50 grams. 50 grams. So sa isang kilo, mga... So halos ano po, mga nasa 20 piraso 20 po yan. 20 piraso. Opo. Kung lumaki pa, di less than 20. Yes po. Kasi nakikita ko iba, hindi pa ganong mature, pero... Malalaki na rin siya oh, kahit hindi pa siya ganong mature. So, partner Kevin, mga ilang araw naman bago maging ganyan ang itsura? So, bago mag-harvest? So, tayo po, yan po ay 62, 65 days. Pagkalipat tanim, harvest na po tayo. Dalawang buwan, pagkalipat tanim. Dalawang buwan po, ano, pagkalipat dalawang tanim. Dalawang buwan, plus yung before malipat tanim yung punla, gano'ng katagal? 28 days po. 28 days. Sa punlaan. O, lagay na lang natin, 28 plus 60. So halos 3 months po, kulang-kulang. 28 days. So kulang 3 buwan na harvest na. Eh once na mag-harvest naman, halos dire-diretso na kasi nakita mo, sunod-sunod yes yung mga bunga. Sunod po yan. So, sunod-sunod. Ito po yung isang sweet pepper natin na talagang money maker po talaga. At sobrang bulas po ng halaman nito. So napakaraming bunga niya. Yung bunga niya, mga ilang kilo yan sa isang puno? Sa isang buong, sa isang puno po, pwede tayo makakuha ng average of 2.5 to 5 kilos po. Ang grabe maximum. Talaga pala, ang dami niya magbunga, no? Lalo na kung mapapalaki natin siguro yung bunga, mas mabigat. Yes po. And masupplyan natin ng tamang fertilization, no? Yung fertilizer na kailangan niya. Yes po. Ano ba mga fertilizer ginagamit dyan? So, mostly naman po, yung pangkaraniwang ginagamit natin dyan is mga calcium nitrate. Sa simula, no? Yun yung usual na ginagamit. Pampabulas po ng halaman. Pampabulas. At yung mga polyar. Mga polyar? Opo. Okay. Yung mga triple, saan naman ginagamit yun? Ganun din po. So, para din po mas tumibay pa yung ating halaman, malaman. Kailangan po natin gumamit ng mga triple. Pagka during mga vegetative stage na yun, yes di ba? Po. Tapos pag nagbubunga na, eh kailangan naman ng potassium. Yes po, para mas ano po siya, dumami pa yung bunga niya at mas maging kumapal yung bunga ano, kumapal niya. Yung mas bunga. Pati yung balat nyo, kumakapal daw yata dun. Yes po. Tama ba? So mostly naman po ang ating mga sweet pepper, eh makikita nyo po na ginagamit natin to sa mga pizza, sa mga minuto. So siya po yung mga ingredient na ginagamit natin doon sa mga napansin ko rin partner, no? Napakalinis ng ilalim, linis. Yes pero po. So yan po yung tinatawag nating plastic mulch. Gawa nitong plastic na ito, yes plastic po. Mulch. So yung plastic mulch po, yan po yung ginagamit natin para makamenos po tayo sa pagdadamo. So wala talagang damo. Yes po. Oo, walang weeds. At pinoproteksyonan po yung ating halaman at mga bunga doon sa mga linis. Damage na pwedeng idulot ng mga insekto sa ating halaman. Opo, kasama pati po yan. Erosion na mi-minimize daw eh. Yes po, yung soil erosion po. So yan, nami-minimize po niya yung ating ano. Okay. So huling question na partner. So posible ba na kumita tayo sa yes pagkatanim itong emperor na ito? Napakalaki po ng posibilidad na kumita tayo dito kasi ang presyo po nito ay hindi po ganun nagbababa. Oh, mataas pa nga siguro. Mataas pa po. Ay, kasi ito po is bibira lang po gamitin at dun po sa pinagagamitan pa nito eh talagang kumbaga ito po yung mga mamahaling pagkain katulad ng mga pizza. Grabe, ang dami yun.
Okay, sige partner Kevin, imbitahan natin silang magtanim nitong crop na ito. So ito po, iniimbitahan ko po kayo na itanim po yung ating Emperor F1. Kung saan ito po ay makatulong po sa atin para maiangat pa po yung kabuhayan natin, lalo po sa mga farmers. Ano po? So yun lamang po at sana po ay masubukan nyo pong itanim ito. Okay, so salamat partner Kevin. And para po sa ating mga viewers, ako po bilang Vegeman ninyo ay sana po ay matutuhan din po natin yung pagtatanim po ng conical sweet pepper po na ito. Kasi po napakaganda, napakarami magbunga oh. Talaga mo hindi po kayong magsisisi pag ito po ang itanim ninyo. So sa muli po, maraming salamat po. Ito po ang inyong Vegeman. Magandang hapon po.